Hello mga ka-G-lovers, dahil magki-Christmas na at mag-New Year na, bali madaming dinala sa atin. So, puro amplifier, tapos may player, may ilaw, may din iba-iba pa. So, tulad nito. Bali mamaya pala mga ka-G-lovers, i-announce ko na kung sino yung nanalo sa parapol natin. Bali, inano ko siya mga ka-G-lovers. Dino ko siya o ni-raffle draw ko siya nung 19 kasi 20 i-upload ko na yung video na yung mananalo. So alamin natin kung sinong nanalo, masurting nanalo. Basta yung mananalo ay mag-email na lang sa akin para makuha ko yung information at malaman ko kung saan siya nakatira at kung saan ko ipapadala yung item o yung multi-tester natin. Basta mag-email lang yung mananalo. Nasa description yung email address natin. Bali na-pick ako ng karton na to mga ka-G-lovers. Akala ko ay AB735 ng Sakura. Yung pala hunta yung laman. So ito yung una natin sigurong i-repair. So gagawa natin ng video. Pasimple lang. So ito na yung idudur natin, bali December 19 na meron tayong 912 na nag-comment. So ipipick na natin. So tingnan natin kung sino ba yung masyurteng mananalo. Nasa description yung email address natin, yung link para machat ako. So siya ang nanalo, GCB. So ikaw yung masyurteng nanalo, so mag email ka na lang at mag-comment. So, thank you. Ito yung sisimula na natin na ayusin, bali yung hunta. Problem nito ay umuugong siya ng konti dahil sa may DC siyang output. So, ito may DC yung output to, tingnan natin. Bali yan yung model natin, AB520H ng Honda. 300 watts, mukhang original to na Honda, hindi natin alam. So hindi ko rin kabisado, pero sa tingin ko mukhang original to, mabigat kasi siya nung binuhat ko. So ito na mga ka-G-lovers, test natin yung output ng speaker. So malalaman nyo na may DC siya. Meron lang siyang parang umuugong siya ng konti pero nag-switch on yung relay niya. So kita nyo may DC siya. Bali dito ay mukhang wala. Parang konti lang. So ito ang malakas, may DC. So yan ang titingnan natin mamaya pag nabuksan natin to. Bali, inalisan na natin siya ng tornilyo mga ka-G-lovers. Kita nyo naman. Nung binuksan natin to, nagulat ako. Kaya pala napakabigat ng amplifier na to kasi dalawa yung transformer niya. Tapos, yung mga kapasitor ang dami. Kaya pala may surround, tapos may front and rear. Tapos, kahit sinasabi na 300 watts to, bali 8 pa rin yung ginamit na output transistor. Napakaganda yung pagka-align ng mga parts nito. Yung pagkagawa ng board mukhang matibay. Meron siyang tatlong relay, 4 na fuse na nakita ko dito. Tapos dalawang transformer na may nakalagay na hi-fi.
So gawang hunta din yung transformer yata nito. AB surround integrated amp hi-fi supply power high-end. Diyan man tigbayadan so nag-upload. So dalawa yung transformer. So mamaya alamin natin ba't may DC to. Siguro baklasin muna natin siguro to. Nung binaklas natin, meron siyang bridge type na diode doon nakalagay sa may body natin. Tapos nung tinignan natin yung board, parang walang history ng repair. Napakaganda pa, parang hindi pa dinaanan ng solder. Bali, una muna natin gagawin ay iti-check natin yung biasing nito. Yung voltage biasing, aalamin natin kung normal ba. Kasi ba't nagkakaroon siya ng DC? Kasi kung nagkaroon to ng DC, malamang sa malamang ay posibilidad nito pwedeng sa mga parts dyan nag-leaking, nag-change value, or tawag yan, nagkaroon ng kalawaw, mga ganyan. So 0.3, ibig sabihin okay yung voltage biasing na to. Next. So pasensya, hindi pala kita ng camera natin yung multi-tester. Nasa sisinagan ng ano, reflector ng ilaw natin. So otay na. So yan, 0.3, okay. 0.3, okay din. 0.3. Mukhang okay ito sa kabilang channel, lahat sila 0.3. Ang ganda ng pagka voltage biasing nito. Oo nga, sabi ko na nga ba, 0.3. Oh, dito rin 0.3. Mukhang okay lahat yung voltage biasing, mga kajilovers. Pero bakit nagtataka tayo, bakit nagkakaroon siya ng DC? Yun ang palaisipan sa atin, mga kajilovers, kung bakit siya nagkakaroon ng DC. Samantalang okay naman yung voltage biasing natin, normal na normal. Kaya pala nagsiswitch yung relay kahit meron siyang umuugong o meron siyang DC. Aalamin natin yan. So wala kasing nakalagay na indicator light kasi tinagal natin yung connection, nahirapan ako mag-off. So ang gagawin natin, mag-physical check muna tayo, alamin natin, titingnan natin kung meron ba ditong salarin. Tingnan natin kung may kinalawang o ano pa man nandyan na may problema. Tulad nito, nakita natin sunog. So wala ito, wala tong problema sa pagkakaroon ng DC kasi ito yung speaker protection niya. So umiinit yan pag na-overload mo ng speaker, o nasusunog yan pag nasobran mo ng gamit ng speaker, o ganyamitan mo ng shorted na speaker. So hanap-hanap pa tayo, tingin-tingin. So mamaya papalitan din natin yan. Nung tinignan natin yung parts ay hindi naman masyadong kinalawang. Tulad lang ng nito, mayroon konti ng mga kalawang. Yan o. Pero lilinisan natin yan mamaya siguro. So physical check lang tayo muna, mga kajilovers. Habang nagpi-physical check tayo, kung bago pala kayo sa ating channel na gusto nyo yung mga content natin, yung mga ina-upload natin na video, please subscribe and pa-hit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. Pa-hit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung mga ginagawa natin na video. So okay, double check ulit tayo. Kita nyo may mga corrosion siya ng konti. So sa surround siguro yan. Nabibili ba ko dito sa pagkagawa ng amplifier nito, mga kajilovers? Parang napakaganda yung tunog siguro nito. Alamin natin yan mamaya pag napatunog na natin to, pag naayos na natin to.
Basta parang kakaiba yung amplifier na to. So ang gagawin natin ay nililinisan muna natin to, tapos physical ulit tayo. So i-check natin na maigi kung ano ba yung dahilan nito. So, kasi okay naman yung voltage biasing natin, kaya ang gagawin natin ay hahanapin natin ng maigi. So gagamit tayo ng Sheeran gun para tayong naroto nito. So okay, dapat mabilis yung mata natin ito at dapat makita natin siya. So dito pwede na siguro makita na natin to, kasi nalinisan na natin, at least naalis na yung alikabok ng konti. Kaya siguro pwede natin itong makita. So magmamasid-masid muna tayo mga ka-G-lovers siguro. Ayun, meron tayong nakuha mga ka-G-lovers, isa. Ito. Kita nyo. Yan oh. Yan. Sabi ko na nga ba, nakukuha din yan sa tiyaga. So dahil sa pagbobras-bras natin, nakakuha tayo ng isang problema. So tingnan pa natin yung mga iba. Ito pa oh. Dahil sa pagbobras natin. Kita nyo? Sabi nang may magandang maidudulot yung pagbobras nito, bukod sa kalusugan natin, pati na rin sa pagtutroubleshoot natin. So ito, nakita natin yung isang problema, ay dalawa pala yung nakita natin. So hanap pa tayo, kita nyo naman oh. Kinalawang na, naputol na yung paa. Kung hindi mo pa natin brinas o ginalaw-galaw, hindi natin yan makikita basta-basta. Tapos yung isa pa hanapin natin. So nandyan-dyan na lang yan sa tabi. Tanggalin ko muna siguro to. Naputol na yung paa niya. Kinalawang na siya o kinain na siya ng kalawang. Naputol na yung paa. 4.7 50 volts. Palitan na natin to. So ito siguro yung dahilan kung ba't nagkakaroon ng DC sa kabilang channel. So ito yung posibilidad na nagpapa-DC. So titingnan pa natin yung isa pa na nagagalaw-galaw. Bali nagkikwentuhan kami ng customer kasi may din nila naman nagpapaayos. Sabi ko mag-antay-antay na lang siya kasi napakadami yung aayusin natin. Hindi kasi ako pumasok kahapon, kaya na-stack yung ayusin natin, napakadami yung aayusin natin. So yan yung sinabi ko sa customer natin na nagdala na naman na aayusin. Ito pa mga ka-G-lovers, oh, nung ginilaw-galaw natin, bali nag-crack na siya. So resolder natin siguro yan mamaya. Asa na yon? Yan pa oh. Ito pa oh. Ito yung ginagalaw ko kanina na sinasabi ko sa inyo na gumagalaw na. Siguro palitan na natin to ng capacitor mga ka-G-lovers, at resolder na rin natin kasi ito may crack din to. So ito siguro yung dahilan. Fast forward na lang natin kasi medyo mahaba yung ayusan natin ito. Kasi mabusisi yung mga ganito, hahanapin mo talaga yung mga nagka-crack. Pag hindi mo kasi nahanap yan, paulit-ulit lang yan. Kaya dapat matyaga kang maghanap ng mga ganyan na sira. So mahirap yan hanapin pag mga ganyan na nagka-crack. Kung hindi mo talaga minsan gagalawin, hindi mo yan malalaman basta-basta dyan. Kala mo okay lang yung pagkasolda, pero yung pala hindi na.
So yan muna yung gagawin natin. Resolder ko siguro, papalitan ko ng pisa yon. So fast forward na natin to. Bali, nilahat na natin siya mga ka-G-Lovers, pati na rin yung mga pre-drive transistor. Niresolder na rin natin, pati yung mga resistor, yung mga nakikita natin na may mga posibilidad na nakikita na crack, niresolder na rin natin. So, kailangan kasi yan. Pero minsan may hindi tayo dyan nakikita na hindi natin naresolder. Pero i-double check pa rin natin yan para sigurado. Para at least lahat-lahat kuyan natin, ma-solder natin. Ito lang siguro yung dahilan nito ba't nagkakaroon siya ng DC o umuugong yung speaker natin. So, okay. Almost na dali na tayo matapos. So, papalitan pa nga natin yung capacitor nito. So, medyo napahaba yung pag-aayos natin nito. Kasi hindi naman talaga basa-basa yung pag-aayos nito. Hindi natin pwedeng madaliin. So, dahan-dahan lang. Basta sigurado. Tsaga-tsaga lang, mga ka-G-Lovers. Makukuha din natin ito maayos. So, yan. Pinalitan na natin siya ng capacitor. Bali, almost nilahat na natin talaga. Kasi may nakita pa akong iba na medyo may umangat. Kaya kailangan daanan ulit natin siya ng solder. Napaka-importante yan. So, sa pag-repair kasi hindi naman kailangan madalian yan. Kahit lahat yan i-resolder mo, walang problema yan. Kaya basta sigurado na maayos mo siya ng mabuti. So yan ang tandaan nyo mga ka-G-Lovers. So hindi dapat bara-bara yung pag-aayos kahit papano. So siguraduhin din natin na naayos natin siya ng maigi. Okay, tapos na tayo. Bali, ang gagawin ko sana dito mga ka-G-Lovers ay mag-DC check. Ito, kung meron pa siyang output na DC. Kaya lang, nung pag-plugin natin ito, yan, may narinig naman kayo dyan na relay, yung kulay blue lang yun. Yun lang yung nag-switch on. Pero hindi tayo makaka-DC dito. Makaka-check ng DC output. Bakit ka mo? Kasi hindi pala siya mag-switch on yung relay hanggat hindi mo kinabit yung mga connection. Kaya yun, meron na naman ako natutunan mga ka-G-Lovers. Kita nyo, nung pag-test natin dito, akala ko wala na siyang DC. Kasi may napakinggan ako nag-switch on yung relay. Yung pala yung kulay blue lang yung nag-switch on yung relay. Yung pinaka main relay pala na dalawa ay hindi nag-switch on. Kaya kailangan pala nito ay ikabit pala yung mga connection nito bago natin siya ma-check yung output ng speaker. So yan muna yung gagawin natin. Kailangan talaga natin palang i-connect. So ginamitan ko pa siya ng bago natin na multi-tester. Nag-DC pa ako dyan. Pero talagang wala ako ng masukat. Akala ko nga okay na siya. Pero
yun pala, hindi nag-switch-on yung dalawang relay. Ang nag-switch-on lang pala yung ano, yung kulay blue. Kaya tinis ko pa yung filter capacitor. Sabi ko mayroon naman voltage yung filter capacitor, nasa 43 plus. So kita nyo, wala tayong nadidetect na DC. Wala rin din tayong nadidetect na AC. Kasi nga hindi nag-switch on yun relay. So yan yung natutunan natin. So sana nakakuha kayo ng information na hindi pala kailangan mag-voltage check dito ng output na hindi nakakabit yung mga connection kasi hindi nag-switch on yung relay. So tandaan nyo yan mga ka-delivers, pag ganitong model o ganitong brand na hunta. Pero sa iba naman okay lang kasi na nakatanggal yung mga connection, nag-switch on naman yung relay. Ito pala nakakonect yung pinakaming relay nito sa connection dito. So kailangan pala ikabit natin ng maigi. So kabit ko muna ito mga ka-delivers, tapos testingin natin ulit yung DC nito. So bago ang lahat pala mga ka-G-Lovers, palitan ko muna siguro ng resistor to, yung nakita natin na sunog. So tanggalin ko muna to mga ka-G-Lovers. Bali, ito na yung sunog na nakuha natin. Yan siya oh. Pag tinignan mo yung nakasulat sa board ay 10 ohms. So, papalitan lang natin to. Dahil sa naubusan ako ng 10 ohms mga ka-G-Lovers na 1 watt, so ang gagawin natin ay kumuha ko ng 22 ohms. Wala rin ako ng 20. So, kumuha ko ng dalawang 22 ohms na 1 half kasi ang kailangan natin 10 ohms na 1 watt. So, pinaghalo ko to, pinaralil ko. Titingnan natin yung value nitong 22 ohms na 1 half. So, magiging rin tong 1 watt kasi pinagparalil natin. Tapos, madidivide yung ohms nito pag pinaralil natin. So 22 ohms divide to. So tingnan natin yung ilalabas nito. So 10 din, 10 point 10.7. So nasa 10.7 din lumabas yung ohms natin. So nagtataka kayo, sa resistor condition kasi yan, kaya ganun yung lumabas. So pwede natin siguro tong ikabit kasi kailangan natin ng 1 watt, wala nga tayong 1 watt. So pwede na siguro tong 1 half na 22 ohms pinaril natin. So fast forward natin ulit para ikabit to. Mahirap kasi tong ikabit, hindi tayo buwelo sa pagkabit nito. Bali, medyo nahirapan pa tayo sa pagkabit nito kasi talagang hindi natin masakto na maigi yung paan nito sa butas. So at least na ipasok din natin kahit medyo munatagalan tayo. So ayan na mga ka-G-Lovers, na ikabit din rin natin to sa sobrang tagal. At least na ikabit din rin natin. So resolve na natin to, tapos yung kinikwentong ko nga sa inyo, ipapaswitch on natin yung relay na nakakabit na yung mga connection kasi dun lang siya magsiswitch on. So resolve na natin to.
So, ito na mga ka-G-lovers, tingnan nyo maigi. Ito, itong dalawa na to, kinabit ko na itong lahat yung mga connection. So, mag-switch on na yan kasi kinabit na natin to. Kailangan pala nakakabit to bago natin mapaswitch on yung dalawang relay na to, itong main na relay. Napakinggan nyo at nakita nyo ba na nag-switch on yung relay? So, tingnan natin pa, isa pa. So, ayun, kita nyo. Nag-switch on yung relay pag nakikabit na natin yung mga connection. So, baka magtaka kasi kayo na hindi nag-switch on yung relay kasi nakatanggal pala yung mga connection. So, okay na ito mga ka-G-lovers. Next natin. Tingnan natin kung may DC. Ah, wala na siyang DC mga ka-G-lovers. Kita nyo. Yan, nakaswitch on na yung relay natin dyan. Wala na tayong DC na didetect. So, ibig sabihin good na yung amplifier natin. Wala na siyang DC. Yun o, ayos na siya. So, ulitin natin. So, dahan-dahan lang baka mag-short. So, kita nyo naman, kanina may DC yan. Diba? Dahil lang siguro sa mga kinalawang na parts at nag-angat-angat na mga paan ng parts, kaya nagkakaroon siya ng DC. Pero good naman yung voltage biasing natin. So, siguro kabit na natin to, tapos check natin yung tone control kasi baka may sira din dun sa tone control. Tapos, alamin pa natin. Gabat-gabat. Ito na, double check pa rin natin siya mga ka-G-lovers. Titingnan natin kung magkakaroon pa siya ng DC. Pero kanina wala na tayong na-detect na DC, kaya binalik na natin siya sa pagkalagyan niya. Nilagyan na natin siya ng mga tornilyo. So inun na natin. Okay, ikaw na. Bale, okay, nag-switch on na yung relay. Tingnan natin kung may DC pa. So, wala na. So, tingnan nyo maigi. Wala na tayong na-detect na DC. So, okay na ito mga ka-G-lovers. Wala na tayong DC na na-detect. So, ibig sabihin, yun lang yung problema niya na nakuha natin. So, lahat wala na siyang DC. Siguro hindi na to uugong, titestingin na lang natin siya. Kabitan lang siguro natin siya ng speaker. Balihan na mga ka-G-lovers, nakabitan na natin siya ng speaker. Pero may napansin pa rin akong sira nung pagkabit natin ng speaker. So malalaman nyo yan, ipapakita ko sa inyo. Pero at least wala na siyang ugong, hindi na siya umuugong. Okay na yung amplifier niya, pero may problem pa rin siya. So, ating alamin, kita nyo, inun na natin. So, ito yung makikita natin na problema pa. So, dito yun, oh. Tingnan natin, ha. Ayan, yung problema. Kahit hinaan ko na siya, nakasagad na siya sa pagkahina o sagad na natin siya sa low volume niya, may audio pa rin. So, ibig sabihin may sira yung volume nito. So, need natin tong palitan. Tapos, meron pa akong nakita. So, ito pa yung nakita natin, no? Oh. Natanggal na. Ito. Tanggal. So, ito rin ang papalitan din natin yan. Kailangan din natin tong palitan. Tanggal na kasi siya. So, siguro tanggalin muna natin yung mga nut nito.
para makapagpalit tayo. Bali, natanggal na natin siya. So, bali, ito na lang yung kailangan natin tanggalin. Yung volume, natanggal na natin siya. Puro pa lang tayo gawin eh. So, ayan, tapos na natin siyang tanggalin. Next natin mga ka-G-lovers ay kailangan natin itong palitan. Kukuha lang ako ng pampalit. Bali, yung ano nito, yung volume nito, ito 503 50K. So, papalitin din natin ng 50K. Tapos yung selector switch, papalitin din natin kasi natanggal na. So, kabit lang natin to mga ka-G-lovers. Tapos, mamaya, testingin natin. Bali, okay na mga ka-G-lovers. Napalitan na natin siya. So, mag-audio test tayo. Tingnan natin kung hihina na ba yung volume nito. So, tingnan natin. So, ayan na mga ka-G-lovers, nakikita nyo, humihina na naman siya, okay na yung volume natin. So, next natin, i-testing na lang natin to sa music. So, kabit lang natin to lahat, tapos testingin na natin to sa my music. So, kabit lang natin yan dyan, no? Okay, kabit na natin to lahat. Grabe, ang lakas pala nito mga ka-G-lovers, konting volume ko pa lang, napakalakas na ng tunog. So, kailangan ko sigurong hinaan nung player nito kasi napakalakas yung tunog niya. So, konting volume pa lang natin, ang lakas niya na. Grabe oh, ang lakas ng tunog. So, pag nagpapatunog ka siguro nito, kailangan hinaan mo yung input player na ginagamit mo dito. So, try natin hinaan yung input player. So, ito na mga ka-G-lovers, hinanaan ko na yung input player. So, at least nabu-volume na natin siya. So, kanina hindi natin masyadong mabu-volume na kasi napakalakas na yung tunog natin. Number 10 lang pati yung speaker natin na dalawa. So, okay na to. Thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Sana meron na naman kayong natutunan sa mga tutorial natin. So, simpleng share lang to na idea natin na kailangan na malaman ng mga baguhan. So, thank you very much mga ka-G-lovers. Maraming maraming salamat.